Ayan guys. Ayan guys. Hello everyone. Andito ako ngayon sa Bunnings Warehouse para mamili ng aking mga kakailanganin sa garden. Tara na. Punta na tayo sa loob. Ito yung kailangan ko para sa snail. Mag-buy ako nito ng marami kasi marami ng snail sa garden ko. Magbili rin ako ng ito. Ayan, kailanganin ko rin ito. Ayan guys, nakauwi na kami sa bahay. Mamaya, samahan niyo akong magtanim ng aking mga seedlings. Ayan na yung mga seedlings ko na kailangan ko nang itanim ngayon. Kasi tamang-tama, hindi na malamig sa gabi. So, tara na guys, samahan niyo akong magtanim. Dito ko itanim yung aking mga mais. Yung aking mga seedlings na corn. Ayan guys, maraming earthworm. Ayan. Ibig sabihin, mataba yung lupa. Ayan. Tapos, ganito ko lang. Para taniman ko ng corn. Ito tapos na to. Na ano ko na. So ganun ang ginawa ko. Sa hanggang doon. Tapos isa-isa ko sila. Ganyan. Ayan. Tapos ilagay ko sila dito sa ilalim. Itong lupa na binili ko kanina, so ito yung i-ano ko sa kanila. Ngayon ko pa ito tinanim dahil hindi na malamig sa gabi. Siguro pa-survive na. Okay na to. Then ito. Yan yung lupa na binili ko. First time ko to ginawa. Nung una, nagtanim ako ng mais doon sa mga bulaklak ko. Ginawa akong kapitbahay. Ngayon, dito na naman. Ine-eksperimentuhan ko to. Sa hapon ko sila tinanim para hindi sila ma-stress. Kasi kung sa umaga, iba kasi ang sinag ng araw namin dito. Napakainit. Lalo na ngayon, malapit na mag-summer. Sinama ko rin yung egg tray pagtanim kasi malulusaw naman siya. 1 month more to go, summer na. So by summer, marami na akong mais. Tapos organic pa. Sana, uubra to. Hindi sila mawala, mamatay. Lahat dito corn ang nakalagay. Tapos idiin ng mabuti para mawala yung air niya sa ilalim. Ayan. Ayan yung gamot niya. Tapos ganyan. Ayan.
talaga. Tapos pupunitin ko lang, ganyan. Dalawa na lang. Lapit na matapos dito. Ayan, sunflower at saka corn. So, itanim ko dito para kapitbahay ng aking mga flowers. Ayan, ganyan. So, ilagay ko siya dito. Tapos dito, tatiniman ko ng corn dito banda. Itong mga bulaklak na to, yung iba kukunin ko kasi sobrang dami nila para magkaroon ng area itong corn. So dito, lagyan ko ng ito corn. Ito siya. Last year, nagtanim din ako dito ng ganito, mga corn, sunflower, at saka lagyan ko ng sunflower. Maraming sunflower para magkaroon ng maraming bees dito. Itong mga garlic ko, ito mga garlic ito, malapit na to ma-harvest kasi may mga lantanang dahon gagaya nito. Sa isang puno, pag may lantang tatlo, apat, so ibig sabihin, ready na siya. Ito pa, isa-isa pa lang. Sa isang puno, pa isa-isang lanta na dahon. So, by katapusan ng November ata, okay na siya. Ma-harvest ko na itong mga garlic. So, ang kapalit is ito na namang corn at saka sunflower at saka ibang pananim. Yung mga capsicum, marami akong capsicum, itatanim ko din yun. Dinamihan ko ng sunflower para maraming bees. Magkaroon ako ng maraming bees. Kailangan ko para magkaroon ng maraming bunga yung mga pananim ko. Ayan. Tapos na dito, sulipat na naman ako. Pawis na ako, guys. Ayan. Ito. So, dito ko ilagay ito. Pagkatapos ko magdilig, sasaburan ko ng yung nabili ko sa Bunnings Warehouse na pang-control. Dito, lagyan ko ng ito, sunflower. Ayan. Yung seedlings ko sa egg tray. Sinama ko rin yung egg tray kasi malulusaw naman siya in the long run para hindi masira yung roots niya. Lahat ng ano ko dito sa may bulaklak na area, ganito ang ginagawa ko. Ganyan. Tataniman ko pa ito mamaya ng iba't ibang seedlings. Ihalo ko dito para maging masaya itong ano ko. Marami silang kapitbahay, may iba't ibang bulaklak, marami akong roses. Pag ma-harvest ko na itong mga garlic, so ito na naman sila ang kapalit, pamalit sa mga ano ko para pang summer, kasi itong garlic isa autumn, winter at saka spring lang sila.
natutubo din yung garlic sa summer, pero mapayat. Hindi sila maganda sa summer. Gusto nila yung malamig na weather. Painumin ko sila mamaya. Tapos, lagyan ng pang-control sa slug at saka yung snail. Kasi marami na. Linagyan ko na maraming kapitbahay yung mga bulaklak ko na mga roses. Ito, dito, corn. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan. Daming earthworm. Magandang lupa dito. Maraming earthworm. Mataba. Itanim ko lahat yung mga seedlings ko sa dito sa harapan at saka doon sa likuran. Then, i-update ko kayo sa summer kung ano nang nangyari sa mga tanim ko. Usually, matanim ko ngayon is capsicum, okra, sitaw. Nag-try ako ng sitaw. First time ko mag-try ng sitaw. Pero doon sa backyard ko siya ilagay. Hindi naman to mahirap itanim itong sunflower. Ganito lang ginawa ko. So, itanim ko sila lahat. Ayan, lahat ng mga seedlings. Dito ko lang sila tinanim sa harapan, sa likuran. Ganun. Ayan, bibigyan ko yung natanim ko kanina. Ayan na sila para mabuhay. Yung mga corn at saka yung sunflower. Tapos tanim pa ako ulit mamaya ng capsicum, okra, alabati nandun sa kabila. Kalat lang. Parang nag-flower girl ka. Ayan, marami na naman akong cherry tomato. Ibon ang nagtanim nito dito. Every year, every summer, tumubo sila. Pagdating ng autumn, mamamatay din. Ito yung alagbati. So, dito ko ilagay kasi may pwede silang maakyatan pag maglaki na sila. Ayan, dito ko tanim itong alagbati. Yan sayote. Baka sakali mabuhay siya dito. Ito yung sitaw. Kailangan itanim ko na. Ayan. Itanim ko sila kasama itong egg tray. Dito ko sila itanim kasi may akyatanan siya. Para pag tutubo siya, so ito yung okra, then sunflower. So itanim ko to sila lahat dito. Sunflower. Okra ito. Ito yung cucumber na binili ko sa Banning's Warehouse. So, itanim ko siya dito. Mais kay hapit na ni mukha na po ang garlic. Hapit na yan tapos. Last year, dito ko rin sila tinanim. Gaya nito, ayan, malapit na. Nalanta na, nag-start na maglanta yung mga dahon. So, sa isang puno, pag may apat na ganito,
yung nalantang dahon, ibig sabihin, pwede na sila i-harvest. So, by November, wala na. Tapos na sila. Kaya taniman ko ng mais dito. Para pag summer, may mais na ako. Isama ko rin yung egg tray kasi malulusaw naman siya in the long run. Maging ano na rin siya. Sasama na rin siya sa lupa. Tatanggalin ko itong leaves kasi ano, nangit, nangapit bahay na, layo na napuntahan, na lipatan. Low maintenance itong mint leaves. Mabuhay sila kung walang kat dinig-dinig na tubig. Survival ang mga yan. Tapos, nilalagyan ko to ng yung shells ng eggs. Yun, pag nagluto kami ng eggs, dito ko tinatapon yung egg shell. Scattered ko dito. Kaya maraming mga eggshells dito. Mga garlic malapit nang i-harvest. Marami ng lantang dahon. Ayan, didiligan ko yung mga tinanim ko ng mga mais. Kalat lang ito siya, ganyan, spread para mamatay yung snail. Pati na rin doon, ayan, dyan, sa gilid-gilid. Lalo na dito, maraming snail dito na banda, so damihan ko ng itong snail slug control yung binili ko kanina sa Bunnings. Kinarinja parang nag flower girl at kumit ito ganyan buong area ko, lagyan ko ng ganito para iwas sa snail sa mga bugs yan, ganyan.